Kasi nyo na, magluluto po tayo ng inisang upo. Napakasimple lang po ha, sa mga hindi marunong magluto. Sundan nyo lang ako para makakain kayo ng gulay. Okay? Ito ay no budget lang din. Okay. Sundan nyo lang ako. Mainita po tayo ng mantika. Maglagay na po tayo ng cooking oil. Okay? Kunti lang ha. Painitin muna natin ang cooking oil. Okay, maglagay na tayo ng onion ha. Okay, sundan natin yung garlic. O fresh garlic, pwede po ha. Fresh garlic lang ginagamit po. Okay, lagay tayo ng ginger ha. Yung ginger, cut na maliit na. Pinuhin nyo para makain nyo rin. Kasi maganda ang ginger sa katawan natin. Kasi pag malalaki tipak po, hindi natin siya makakain. Okay? Hindi lang pa yun. Sa kutsaya natin lang. Okay. Yung ginger, kung gusto nyo, gagarin nyo na lang para mas tinong-tino. O kaya, tatarin nyo maliliit para makain. Okay? Ganun ginagawa ng mga Mongolian. Ito ko sa kanila kung natutunan yan. O ito, lagay natin ang giniling ha. Yung giniling ko po, ito, ano, nilaga ko muna ito. Kasi dito, ano, lagali sa ref. Ganito po ginagawa ko. Kaya paliwanag ko sa inyo dati. Para madaling isahog. Hindi yung galing sa freezer, nag-iyelo. Ang hirap po. Ang hirap patagal na proseso. Gagawin ko, gagawin nyo sa mga baguhan. Ilaga nyo muna. Tapos, lagyan ng konting asin. Tapos, i-drain nyo, tapon nyo yung sabaw, tapos lagay, palamigin nyo, lagay yung stopperware, tsaka nyo lagay sa rin, para pagsasahog kayo, ready na. Ganyan po ginagawa ko lagi. Okay, lagay po tayo ng giniling. Mga 1 cup po ito yung giniling ko ha, para kulay ko na lang, huwag kaya pa ako. Okay, sakutsay lang natin yan. Simple lang itong lulutuin ko sa mga baguha, para madali ko. Patuto, mga low budget lang yan. O, lagay tayo ng pepper ha. Palkulay nyo na lang. Mga half teaspoon lang nilagay ko. Okay. Nakutsay lang natin to, ano, yung giniling natin. Okay. Pag nakita nyo yung giniling, mag-brown surface na siya o. Oh. Ibig sabihin, nakutsado na yun. Tigal na siya. Okay. Pagka yung po sariwa gagamitin ninyo, yung galing sa palengke. Sakutsay nyo lang din siya. Kasi magmantika siya. Ganoon lang po technique. Okay. Okay. Kita nyo. Nagbabrown surface na siya. Naniligaw-ligaw siya. Para po putok-putok na. Sakutsado lang po yan. Okay. Lagay na po natin ang ating upo. Okay. Upo is slash nyo na ganito. Fingertips lang. Naka-fingertips. Sama na rin natin ang ating ano, siling verde po. Mga dalawa lang nilagay po. Okay, sakutsay lang natin yan. O, lagay tayo ng atswete. Tapas ng atswete, ha. Pampaganda po ng kulay, eh. Tsaka pampasarap na rin. Additional taste po yun. Okay. Yan, saputay lang natin yan. Parang, ano, lasa nito, parang yung tinola din. Kita nyo. Kasi may luya tayong ginabi. Ya, parang tinola din ang lasa. Pero upo ang ating gamitin. Ginamit na gulay. Okay. Haluin lang natin yung ganyan. Okay, lagay tayo ginisa mix. Ito na pinakasisoy natin tsaka pang-alat natin. Kasi yung ginisa mix po, maalat na ito eh. Kaya nakita nyo doon, naglagay na kasi. Ngayon, kung medyo natabangan kayo, lagay nyo na ang patis sa face po ha.
ganyan lang yan. Simple, di ba? Simple lang yan. Nakakamura tayo dito. Ang dada po ng upo ko, 20. Ay, 18 pesos lang yun. Ganyan kalaki yun. Ganyan. Tapos ganyan kalaki. 18 pesos. Good for mga 4 person na po makakain ito. Tapos, sige, 18 pesos. Bili kayo ng giniling. Mga 1/4. Okay, magkano yan? Mga 50 pesos? 55? Magpapalit natin mga 72 na 70 na tsaka 80 pesos 90 again. Hindi kayo lalapas sa 100 ang inyong budget to. Makakain na kayo ng masarap na ulam, healthy pa. Okay? Kaya gisa-gisayin lang natin yan. Mamaya ako titikman to pagka ano po, pag malambot na siya. Okay, takpan natin muna para maluti upo natin. Di tayo maglalagay ng sabaw kasi watery ng upo ha. Okay, buksan natin. Okay, gawa kung gusto po nyo pa makatipid, wala kayo pambili ng giniling, upo lang meron kayo. Pwede po, no cubes na lang gamitin ninyo. So, walang karne. No cubes po. No pork, o kaya chicken. No chicken cubes, pork, pwede po yan. Ganyan lang po yan. O, tigay nyo. Good job. Bango niyo. Papalate para maluto yung upo. Okay? Okay. Tignan natin. Tignan nyo, lumalabas yung sabaw niyo. Yung upo, technique po, ganito gagawin nyo ha, para malamis-lamis ang upo. Ang technique, ganito po gawin nyo. Balatan nyo lang, hugasan nyo muna na may balat, tapos balatan nyo na siya. Pagbalat nyo, kailangan malinis na sangkalan nyo ha. Tantarin nyo na siya, pero huwag nyo nang hugasan. Kaya nga, pinahugasan ko lang sa inyo pati balat para timano, malinis. Kahit mahawakan siya, malinis na siya. Tantarin nyo na light fingertips. Okay? Tsaka nyo set aside na. Huwag nyo nang uhugasan. Di ba nakita ko inuhugasan? Naglulutangan yung mga upo sa tubig. Inag-absorb pa po ng tubig ang upo. Nawawala po yung tamis niya. Sumusobra tubig niya. Gawin nyo pagkatantan. Huwag nyo nang uhugasan. Tsaka nyo ilagay na rito. Okay, nakuha nyo na. Para ang upo nyo manamis-namis. Ako, ganun po technique na gawa ko. Hugasan ko na siya na may balat, scrub ko siya ganun. Tsaka ako babalatan. Tsaka ako tatanta rin. Tsaka ako ilalagay na rito, diretso na rito. Hindi ko na hugasan yun. Okay, nakuha niyo na yung technique para mamis-lamis ang upo niyo. Okay, tikman natin ha. Tingnan natin kung matabang, matamis. Tikman natin. Sabaw. Okay, medyo matabang pa po. Magdata ko ng patis to taste. 1 tablespoon lang pinalagay ko. Okay, baka maalat naman eh. Madali mag-remedyo pag matabang kaysa maalat. Okay na yan. Okay, nakuha nyo na. Pag matabang, patis to taste lang po ha. Okay, gagamit ng salt. Kasi yung ating ginisa mix po, maalat na yun. Kayong magic syrup gagamitin nyo, maalat na rin yun. Pero ako, ginisa mix ginagamit ko eh. Huwag magamit ng magic syrup. Okay. Tignan natin yung upo kung luto na. Sarap. Ah. Lasang tinola.
Pri. Kunti pa. Medyo maano pa eh. May paluto na yan. Ay, ito nyo oh. Piplating ko na lang to para makita nyo. Okay, magpapalam na po ako sa inyo. Tapos na po ang ating ginisang upo. Okay, ala Danilo. O, subscribe po kayo sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube ko para pag-post ko, makita nyo agad ang mga luto ko. Lutong bahay po. Simpleng mga lutong bahay lang yan. Mga walang MMA, diretso, walang alik-alik. Okay? Subscribe lang po kayo. At sana po, pagka-view ninyo, kung magustuhan nyo, pakilike lang po para medyo tumasak ating ating ang ating ano po, ang ating energy. Energy po po. Okay. Papalam na po ako sa inyo. Maraming salamat po. Subscribe lang po sa hindi pa lang pag-subscribe para makita nyo lahat ng post ko dyan sa YouTube. Okay. Mga lutong bahay, simple lang po. Marami po ako maibibigay sa inyo na idea. Mga idea po na nalalaman ko po sa pagluluto, mga technique. Okay. Maraming salamat po. Papaalam na ako sa inyo. Bye-bye.